Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So for today's video, share ko sa inyo kung paano magbayad online sa PhilHealth. And umpisa na natin. So, nandito tayo sa Google. Search lang natin ang PhilHealth or i-visit nyo ang www.philhealth.gov.ph and then magdadirect na kayo sa website nila. Then, i-click nyo yung online services. Then, hanapin natin ang electronic premium remittance system. Then, log in. Ayan, naka-input na kasi yung PIN number namin dyan. So, ilagay nyo na lang yung sa inyo, pati yung password, and then log in. And magdadirect na kayo sa mismong account ninyo. Nga pala guys, kung meron man kayong new employee, i-click nyo lang yung employees management, and then click nyo yung new employee. Lagay nyo lang yung PIN number, tapos yung birthday nila, and then submit para mag-reflect na sa system. And then kung wala pa silang PIN number, pwede naman kayo mag-online registration. Kaso kasi may times na ayan, under maintenance sila. So, let's proceed na sa remittance management. So, i-click nyo yung parang pen. Ayan. Then, ilagay nyo kung ano yung applicable month na babayaran ninyo. So, sa case namin is June. For the month of June na yung babayaran namin. Nakabayad na kami ng May. And then, syempre, 2020. And then, click submit. And then, proceed tayo sa payment posting. And then, ayun sa para may printer, click nyo yung generate SPA. So, para mag-generate, reconfirm muna ninyo kung tama yung nakalagay. And then, okay na, click yung submit. So, balik tayo sa payment posting. Then, print PEPRL or yung tinatawag natin na Preliminary Employees Premium Remittance List. So, ayan, pwede nyo siyang i-print para may copy kayo. And then, punta tayo sa payment option. So, as you can see sa right side, pwede nyo ma-vis lahat ng SPA dyan, simula umpisa hanggang sa pinaka-latest ninyong babayaran. So, pwede nyo i-print lahat yan para meron din kayong hard copy. And then, kung gusto nyo naman magbayad sa labas, so, ipakita nyo lang yung hard copy na yan. And then, proceed na tayo sa mismong payment option. So, click nyo yung nasa left side, ayan. Then, magse-select lang kayo dyan kung saan yung gusto nyong bayaran. So, kagaya nito. Wait lang, click natin tong select list payment option. Ayan, may PhilHealth over the counter, may agent, and yung, hindi ko makita, online payment. And, try natin tong PhilHealth over the counter. So, pupunta kayo sa mismong PhilHealth. Then, type yung OR and then submit. Pero kung collecting agent naman, click nyo. Then, maraming option dyan na makikita. Like China Bank, Century Rural Bank. Ayan, ang dami. So, pili na lang kayo dyan. And then, syempre, online payment tayo. Click natin yan. So, pwede sa Security Bank, Union Bank, Land Bank, BPI, BankNet.
So, sa amin kasi is BankNet. So, click natin yung BankNet. Then, magdadirect na sa mismong website ng BankNet. Click Pay Now. And, ilalagay nyo lang yung account nyo sa BankNet. Dito nyo malagay yung account details. Click nyo yung login. And then, guys, during registration kasi ng eGov BankNet, meron silang hinihingin tatlong information sa'yo na ikaw lang ang nakakaalam para during ng login mo, ikaw yung sasagot nun. Parang verification, ganun. So, andito na tayo sa mismong account ng BankNet. I-click nyo yung payment and then new payment. So, payment service is yung PhilHealth. Click yan. Click. And then, PhilHealth. Then, magre-reflect. Ayan, yung SPay na ginawa natin. And then, upload. And so, antayin lang natin yung approval. So, makikita natin yun sa mismong email natin. Ayan, nag-reflect yung ginawa natin kanina sa PhilHealth account. So, andyan na yung amount. And guys, dito sa BankNet, pwede din kayong magbayad sa SSS. Ayun, Pag-ibig, ganun, pwede din dito. So, SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, diba, sobrang convenient niya. Kaysa lumabas ka, napagod-pagod ka pa. Pwede rin naman tayo mag-payment sa GCash, Coins, or sa Click ng SSS, Pag-ibig, PhilHealth. So, proceed na tayo guys sa email. I-check natin kung na-approve na. At nag-email na nga ang eGov. So, sabi is, payment instruction approval. So, ibig sabihin nito is authorized na tayo. And ang next na gagawin natin ay mag-payment na. I-click natin yung check itong yellow na yan. Approve. Click natin and then may magre-reflect na maliit na tab kung saan i-input natin yung card details natin. So, ilalagay ko lang yung sa amin. And then, ilalagay nyo yung PIN number. Kung mapapansin nyo guys, sa PIN number, hindi sunod-sunod yung numbers. Tsaka, nagra-rumble-rumble lang talaga siya. So, kailangan kabisado nyo yung PIN nyo. And, i-double check nyo kasi minsan, namamali-mali din ako dyan. So, para mas mabilis, i-double check nyo muna. So, after nyo ma-input yung PIN number, i-check nyo lang yung I agree with terms and condition. Tapos, submit. Then, submit. Okay. Decide. So, after neto, antayin lang natin yung email. Mag-i-email si BankNet na approve na yung payment transaction natin sa PhilHealth. So, ayan. So, ito yung ipiprint nyo as proof na nakapagbayad na kayo sa PhilHealth. So, ayan. Print nyo lang para meron din kayong copies. Ayan. Then, print. O, diba? Tinuruan ko rin kayo mag-print. Kahit alam nyo naman. So, para may copy din kayo. I-files nyo na lang. Ayan. Ganun lang siya kabilis i-direct. And, check natin mamaya yung ibang tabs doon sa BankNet. Alam niyo guys, pasensya na boring ako magsalita. Sobrang boring na boring. Parang anong katalang katambo, shesh ko. Pero pagpasensya nyo na ako, shh. And then, ito na tayo. Ayan. Kung gusto niyo mag-payment ulit, new payment lang. And then, inquiry. So, ayan. Pagtingin natin, wala na dyan yung nag-appear kanina kasi binayaran na natin. And then, pwede din kayo mag-inquire ng magkano na lang ang balance ninyo sa BankNet. Kaya ano pang iniintay nyo? No hassle, mag-BankNet na kayo. Apply na! Natutunan kayo or na-share ko sa inyo ng maayos. So, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and click the notification bell below para ma-notify ko sa mga videos na i-upload ko.